Hello Philippines and hello world, usap-usapan nga ngayon sa iba't ibang social media platforms, partikular na sa Facebook at Twitter, ang di umano'y pagkakaroon nga ng wildcard sa kompetisyon na Pinoy Big Brother, samot-saring conclusion at espekulasyon ang naglalabasan sa iba't ibang page at groups na posible nga raw na magkaroon ng wildcards. Ang tanong ngayon ng mga kumunesens ay paano daw kaya mangyayari at kung sakaling mayroon ngang papasok na wildcard ay paano daw kaya ang proseso na gagawin ng programa. Matatandaan nga na mula sa Celebrity Edition ay hinirang sa kanila ang top 2 at ito nga ay sina Angie Salvacion at Alyssa Valdez. At mula naman sa Adult Edition ay ang hinirang na top 2 naman ay sina Isabel Lauho at Nathan Wane. At sa pagtatapos nga ng PBB Teen Edition ay muli na namang kukuha ng top 2 sa kanila. Sa makatuwid ay magiging 6 lamang ang maglalaban-laban sa kanila kung sakasakali. Kaya naman maraming haka-haka ang mga taga-subaybay ng kanilang programa at dito na nga pumasok sa kanilang isip ang pagkakaroon nga di umano ng mga wildcard. Hindi kasi kumbinsido ang mga manunood na 6 lamang ang maglalaban-laban at isa lang sa kanila ang hihirangin na big winner sa nalalapit na big night. Marami din ang naglalabasan at nagpo-post na si Alexa at KD ang mga posibleng pumasok na wildcards. Ngunit ang lahat ng yan ay pawang mga espekulasyon lamang at walang matibay na patunay na sila nga ay posibleng mapabilang sa wild cards. Naglabasan ang mga espekulasyon ng sabihin ni Enchong D sa nakaraang episode na magkakaroon ng isang bigating pasabog sa May 1. Kung ano man ang pasabog na ito ay malalaman natin yan sa takdang panahon. Sa pagtatapos nga ng linggo ay 2 sa ating mga nominado ang lalabas at ang matitira na lang sa kanila ay 8, at sa susunod na eviction which is the 6th eviction night ay posibleng 3 sa kanila ang lalabas na ng bahay ni Kuya, na ito marahil ang isang pasabog na sinasabi ni Enchong D na magaganap sa May 1 which is Sunday, eviction day. Sa makatuwid ang matitira ay ang hihirangin na Final 5 ng PBB Teen Edition. Kung tama ang ating prediksyon ay maaring 2 linggo na lamang ang natitira nilang araw para malaman kung sino ang hihirangin na top 2 sa ating mga teen housemates. At bilang isa din kami sa taga-subaybay ng PBB ay narito ang aming sariling analysis, opinion at prediksyon kung ano ang magiging setup ng programa sa pagkuha ng mga wildcards kung sakasakali man, dahil 6 nga lamang ang hinirang sa kanila, top 2 sa celebrity, top 2 sa adult, at top 2 naman sa teens ay posibleng kumuha nga ng mga wildcards sa hinirang naman na final 5, sa aming palagay at nakikitang posibleng mangyari ay sa mga naging final 5 po lamang kukuha ng mga wildcards, kaya naman ang sinasabi nilang posible daw na si Alexa at KD ang isa sa mga posibleng wildcards ay maaring mali po sila ng inaakala. Maaring kumuha ng 4 na wild cards sa mga naging final 5 at mula sa celebrity ang mga posibleng maging wild cards ay sina Brenda Mage, Madami Nuts at Samantha Bernardo, at mula naman sa adult ang posibleng maging wild cards ay sina Zach Guerrero, Seham Douglas, at Michael Ver, at kung sino ang hihirangin na final 5 sa teens, 4 lamang po ang posibleng kukuhanin sa mga naging final 5. Dahil mula sa hinirang na top 2, 6 plus 4 ay magiging 10 silang lahat, at ito nga ang katumbas ng edisyong ito ang Pinoy Big Brother Community Season 10. Kaya 10 housemates lamang ang maglalaban-laban dahil Season 10 nga ng PBB. Dahil ika-10 season ng PBB ay posibleng ang 10 housemates ang maglalaban-laban, ano kaya sa palagay nyo? Muli yan po ay base lamang sa aming sariling prediksyon at opinion. Just comment down below kung mayroon kayong sariling opinion. Thanks for watching. 1, 2.